Nais nating pasalamatan ang mga nagtaguyod ng banal na misa mula sa Barangay San Juan, sina David at Celinda Sturman at pamilya, Danilo at Maria Evita Meer at pamilya, John and Chris Malilay at pamilya, Gregoria Malasike at Melvin at Elena Malipol at pamilya, Benito at Evelyn Magaling at pamilya, Lourdesto at Serenidad Naturalisa at pamilya, Ray at Telma Imperio at pamilya, Corazon Malunay at Rowena Salvador, Mario at Eleanor Malunay at pamilya, Joselito at Marieta Mendoza at pamilya, Octavio, Gloria at Jennifer Niem, Brian, Ludivina at Karen Andrews, Leo Salem at pamilya. Gayun din sina Saldi at Bernadette Boton at pamilya, Gladys Maligaya, Maria Fe Malabuyok at Cyrus at Catalina Kalinawan at pamilya, Consisa Gulod at Manset Family, Mike at Aleli Siena at pamilya, Dante at Eleanor Llamanes at pamilya, Regina Manilay at pamilya, Marcela Navares at pamilya, Rogelio at Nenita Kalinawan at pamilya, Olivia Manilay at pamilya, Aida De Leon at pamilya, Narciso at Nenita Castillo at pamilya, William at Myra Flor at Charmaine Rubico, Jerry at Marilyn Malilay at pamilya, Elvira Manzanilla, Nancy, Doktora at pamilya. Gayun din sina Raul at Melba Lugar at pamilya, Elenita at Charis Ann Pigar, Ronald at Maria Dolores Abbas, Evelyn Surla at pamilya, Rodolfo Surla at pamilya, at si Judith Tikson. Mula sa ating pamisahan, sina Bukal Willy at Helen Maliksi at pamilya, Evelina Malabanan at Brian Michelle Castroverde at pamilya, Oscar at Eufronia Lanusga at pamilya, Winifreda Malabanan at pamilya, May Edelweiss at Malabanan, Virginia Palia at pamilya, Glorieta Palia, Sinaida at Eunice Salem, Robert John at Annalyn Velasco at pamilya, Mario at Irene Pocutan at pamilya, Nathaniel at Alona Malabuyok at pamilya, Ophelia Malabanan at pamilya, Rochelle de la Cruz at pamilya, Gerardo at Magdalena Centeno, Cesario Castillo at pamilya, Josefina Quiachon at pamilya, Ricardo at Vilma Baclayon at pamilya, June at Gina Agdoro at pamilya, Idilberto Loreto at Priscila Navares, Lorena Quiachon, Marvin at Raquel Mendoza, Tico at Virginia Guerrera at pamilya, at sina Ramil at Elvira Maliksi at pamilya. Kayo pong lahat ay inaanyayahan makiisa sa ating ikalawang araw ng nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Tayo po ay magsiluhod at tayo magsisimula na ng pagnonobena kay Padre Pio. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. O Diyos ko, ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na, na dahil sa nalipastangan kita, Ikaw Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan, at lubhang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig kong higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopotan at ngayon gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika na di na muling magkakasala sa iyo,
Diyos na kaibig-ibig, at lalayaan ko na ang anumang maaaring maging daan ng ipagkakasala. Siya nawa. Pambungad na panalangin kay Padre Pio. Mahal naming Padre Pio, sa loob po ng 50 taong binata mo po ang sugat ng Panginoong Hesukristo, buong puso mo itong tiniis bilang handog, alang-alang sa marami. Taglay-taglay ang korona ng tinik, patuloy ka pa ring nakikiramay, nangangaral at nananalangin para sa amin. Ipamagitan mo po ako sa ating Ama, sapagkat kayo na rin ang nagsabi na kung paano ang kwintas ng perlas ay pinagdurugsong ng sinulid, ganon din ang kabutihan ay pinag-uugnay ng pag-ibig. At kung paano nagkakawasak-wasak ang kwintas ng perlas kung ang sinulid ay napatid, ganon din ang kabutihay nawawala kung nababawasan ang pag-ibig. Amen. Panalangin sa tulong ni Padre Pio. O Diyos, ibinigay mo po sa iyong santong si Padre Pio ng Pietrelcina, isang kapuchinong pari, ang malaking karangalang makibahagi ng katangi-tangi sa pagpapakasakit ng iyong anak. Ipagkaloob mo po sa akin sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio ang biyayang tunay ko pong hinihiling. Ganun pa man, ang tangi ko pong hiling ay ang mamuhay ng naaayon sa kamatayan ni Jesus at ang marating na maluwalhati ang kanya ring muling magpagkabuhay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Page 13 po, tayo ay nasa ikalawang araw. O Padre Pio, katulad ng Panginoon nating si Jesus, napagtagumpayan mo po ang panunukso ng Diablo. Buong buhay ka pong nagdusa sa mga paghihirap at pamimisala ng demonyo. Napagtagumpayan mo po ito sa pamamagitan na rin ng iyong katatagan, gayon na rin sa tulong ng Arkanghel Miguel at ang ng iyong pananalig lagi sa tulong ng Diyos. Kailan may di ka po napadaig sa tukso ng demonyo. Bagkus nilabanan mo po ang mali at kasamaan at ginabayan mo rin po ang lahat ng mga dumudulog sa inyo na maging matatag laban kay Satanas at patuloy na sumasampalataya sa Diyos. O Padre Pio, kami po'y muling lumalapit at dumudulog sa iyo na kami pangalagaan at gabayan, lalo't higit sa panahon ng aming kahinaan. Siya nawa. San Miguel Arcangel, panalangin mo kami. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magpakatatag ka at huwag mong katakutan ang pag-uusig ng Diablo. Alalahanin mo itong palagi. Magandang tanda na ang demonyo ay ligaligin ng iyong konsensya sapagkat ito'y tanda na ang Diyos ay nananahan sa iyong kalooban. Page 26 po, panalangin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus ayon sa turo ni Padre Pio. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Maghanap kayo at kayo ay makatatagpo. Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Narito kong kumakatok, naghahanap at humihingi ng biyayang. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus, sa iyo kami lubos na umaasa. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, anuman ang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob niya sa inyo. Sa ngalan mo, narito kong humihiling sa Ama ng biyayang. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus, sa iyo kami lubos na umaasa. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi ang salita ko. Pinasigla ng iyong di mababaling salita. Hinihiling ko ngayon sa iyo ang biyayang. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus, sa iyo kami lubos na umaasa. Mahal na puso ni Jesus, ikaw na di maaaring hindi magdalang habag sa mga nalulumbay. Kaawaan mo kaming mga abang makasalanan at ipagkaloob mo sa amin ang biyayang isinasamo namin sa iyo sa pamamagitan ng namimighati at malinis na puso ni Maria, ang magili mong ina at amin ding ina. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin sa aming pagtangis, dini sa lupa, bayang kahapis-hapis. Ayaba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mauwain. At saka kung matapos siya ring pagpanaw sa amin, ay pakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam at matamis na Birhen, kami ipanalangin mo na mapatuloy sa amin ang mga pangako ni Jesucristo. Amen. San Jose, ama-amahan ni Jesus, panalangin mo kami. San Pedro, patuloyin mo kami sa kaharaan ng Poong Jesus. Amen. Tayo po ay magsitayo para sa panalangin kay San Jose. O San Jose, gayo na lamang ang lakas, bisa at katiyakan ng iyong pagtatanggol sa harapan ng luklukan ng Diyos. Kung kaya, isinaasa alang-alang ko kayong lagi sa aking mga kahilingan at mithiin.
O San Jose, damayan po ninyo ako sa pamamagitan ng inyong mabisang pananalangin. At hingin po ninyo para sa akin, mula sa iyong kamahal-mahalang anak na si Jesucristo, ang mga makalangit na biyaya ang aking isinasamo. O San Jose, wala punsawang aking pinagninilayan at ninanamnam si Jesus na nahihimbing sa inyong mga bisig. Hindi ko po magawang kayo lapitan habang siya'y namamahinga sa tabi ng iyong puso. Yakapin po niyo siya at halikan alang-alang sa akin at hingin po ninyo na sa huling sandali ng aking buhay, ako may kanyang halikan at yakapin. Siya nawa. Panalangin sa anghel na tagatanod. Anghel ng Diyos na dahil sa dakilang pagmamahal ng Ama, niligtas ako sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sa hapong ito ay liwanagan, ingatan, pangunahan at patnubayan mo kami na ipinagkakatiwala sa iyong pagkakandili. Amen. Muli po tayong magsiluhod. Litania alang-alang kay Padre Pio. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama aming may kapal, maawa ka sa amin. Diyos Anak aming tagapagligtas, maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo aming patnubay, maawa ka sa amin. Santissima Trinidad, iisang Diyos, maawa ka sa amin. Santa Maria, panalangin mo kami. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami. Maria, ina ng lahat na inampong anak ni Padre Pio, panalangin mo kami. Maria, daluyan ng lahat ng biyaya, panalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, sirapikong ama ni Padre Pio, panalangin mo kami. San Pio ng Pietrelcina, panalangin mo kami. San Pio, tapat na lingkod ng Diyos Ama, ipanalangin mo kami. San Pio, nagpakasakit na alagad ni Jesus, ipanalangin mo kami. San Pio, kasangkapan ng Espiritu Santo, ipanalangin mo kami. San Pio, biktima ng makalangit na pag-ibig, ipanalangin mo kami. San Pio, matapat na anak ni Maria, ipanalangin mo kami. San Pio, masigasig na tagapagpalaganap ng Santo Rosario, ipanalangin mo kami. San Pio, masunuring lingkod ng simbahan, ipanalangin mo kami. San Pio, kaibigan ng mga anghel, ipanalangin mo kami. San Pio, banal na pari ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Pio, pari ni Jesucristo, ipanalangin mo kami. San Pio, paring nagbata ng mga sugat ni Kristo, ipanalangin mo kami. San Pio, paring maibiging yumakap sa krus, ipanalangin mo kami. San Pio, paring maibigin sa banal na Eucharistia, ipanalangin mo kami. San Pio, paring martir ng kumpisalan, ipanalangin mo kami. San Pio, paring daluyan ng habag ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Pio, konfisor ng mga nagbabalik loob, ipanalangin mo kami. San Pio, gabay ng mga naliligaw, ipanalangin mo kami. San Pio, tagapayo sa mga naguguluhan, ipanalangin mo kami. San Pio, mapagpagaling sa mga sakit, ipanalangin mo kami. San Pio, imahe ng pag-ibig ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Pio, tagapagtanggol ng katotohanan, ipanalangin mo kami. San Pio, tagapagtaguyod ng bokasyon, ipanalangin mo kami. San Pio, biktima ng makalangit na pag-ibig, ipanalangin mo kami. San Pio, karamay ng mahihirap, ipanalangin mo kami. San Pio, mapagpalaya sa mga nagdurusang kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin mo kami. San Pio, kaluwagan ng mga nasa kapighatian, ipanalangin mo kami. San Pio, patron ng mga pamilya ng mga OFW, ipanalangin mo kami. Prater Alessio, tapat na lingkod ni Padre Pio, ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan, tawarin na po kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nakakawawala ng mga kasalanan ng sandaigdigan, pakapakinggan mo po kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng santinakpan, maawa ka sa amin. Ipanalangin mo kami, banal na Santo Padre Pio ng Pietrelcina, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos naming Ama, ipinagkaloob po ninyo sa amin si Santo Padre Pio na maging tanda ng iyong presensya at daluyan ng inyong biyaya sa aming kapanahunan. Nawa kaming mga inampon niyang mga anak ay matularan ang mga halimbawa ni Padre Pio
at maging matapat na saksi sa misteryo Paskwal ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang pananalangin sa aming kabutihan, itulot mo po na kami ay maging kaaliwa ng mga nahihirapan, maging gabay ng mga naliligaw, at matapat na lingkod ng inyong simbahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Page 61 po. Panalangin sa pamamagitan ni Padre Pio. O aming Ama, binayayaan mo po ng lubos ang inyong lingkod na si Padre Pio ng mga kaloob ng Espiritu. Itinatak mo po sa kanya ang limang mahal na sugat ni Kristong napako sa krus upang magbigay saksi sa mapagligtas na pagpapakasakit at muling pagkabuhay ng inyong anak. Puspos ng biyaya, inakay ni Padre Pio sa kumpisalan ang marami sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Puspos ng paggalang at matimyas na debosyon sa pagdiriwang ng banal na misa. Inanyayahan niya ang maraming kalalakihan at kababaihan na mapalapit kay Jesus sa sakramento ng Eucharistia. Sa pamamagitan ni Padre Pio, lakas loob po kong dumudulog sa inyo na ipagkaloob po ninyo sa akin ang biyayang ito. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin pangwakas. Mahal naming Ama, masagana ninyong pinagpala ang inyong lingkod na si Padre Pio ng Pietrelcina na mga biyaya ng Espiritu Santo. Pinagbata mo ang kanyang katawan ng limang sugat ng Panginoong Jesus na napako sa krus bilang makapangyarihang saksi ng kaligtasang dulot ng pagpapakasakit at kamatayan ng inyong anak. Puspos ng biyaya ng karunungan. Si Padre Pio ay walang humpay na nagpakumpisal para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Puspos ng pamimitagan, pananalig at pag-ibig sa Santa Misa. Inanyayahan niya ang marami na lumapit kay Jesus sa banal na sakramento ng Eucharistia. Sa pamamagitan at pananalangin ni Padre Pio, Ama, ako po ay umaasang ipagkakaloob ninyo ang idinudulog ko sa nobenang ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may Chapel of Reconciliation at sa may Extension Area. Ang puting rosas po ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Kanyang nangihat Tuhan,
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa ikalawang araw ng ating sinasagawang Misa Nobena sa karangalan ng ating patron na si Santo Padre Pio, ginugunita din po ng simbahan ang Kapistahan ni Maria na nagdadalamhati, Our Lady of Sorrows. Kapwa, ang mahal na Birheng Maria, gayon din si Padre Pio, nakaranas ng iba't ibang klase ng pagdurusa at pagdadalamhati. Subalit ang mabuti sa kanila, sa kabila ng lahat ng ito, nagawa nilang manatiling buksan ang kanilang puso upang tumanggap ng awa at biyaya mula sa Diyos. Upang tayo ay maging marapat na makiisa sa banal na misa, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanang kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo kaisa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dinilig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Oong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umangabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo.
subalit o poon ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ko, laban sa kaaway ay pagtatanggol mo. At sa umuusig sa sinumang tao. Pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasinino man ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nagtitiwala sa iyong pagmamahal. Oong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami." Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip,
Dahil dyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga kasamang pari sa altar, sa pangunguna po ng rektor at kura paroko ng National Shrine of St. Padre Pio na si Father Oka Andal, sa inyo pong lahat na nakikiisa ngayon sa pagdiriwang natin ng banal na misa na narito sa loob ng simbahan, at sa inyo pong lahat na nasa sa inyong mga tahanan at iba't ibang lugar na nakikiisa din sa ating pagdiriwang ng misa online. Magandang hapon sa inyong lahat. Meron pong nagtanong sa akin, siguro curious lang siya, Father, bakit ho ipinagpipiesta itong pagdadalamhati ni Maria? Si Maria na nagdadalamhati. Di ho ba ang pagdadalamhati ay malungkot? No, kasi pag sinabing pagdadalamhati, ang naiisip agad natin ay yung mga sabihin nating mabibigat na pinagdaraanan o may mga mabibigat na pinagdaraanan ang isang tao sa kanyang buhay. Di ho ba dapat pagpiesta ay dapat laging masaya ang ipinagpipiesta? No? Parang totoo nga naman na pag tayo nagpipiesta, dapat ay talagang maganda at masaya ang dahilan kung bakit tayo nagpipiesta. Pero ang simbahan ngayon ay nagpipiesta at gumugunita sa dalamhati ng mahal na Birheng Maria. Meron bang dahilan para magpiesta? Meron bang dahilan para magkaroon ng selebrasyon sa araw na ito? Meron pong mahalagang dahilan kung bakit ito ipinagpipiesta at kung bakit tayo nagdiriwang ngayon, sapagkat ang dalamhati ng mahal na Birheng Maria ay maituturing din na selebrasyon o pagdiriwang ng pananampalataya ng mahal na Birheng Maria. Na sa kabila ng lahat ng dalamhati na kanyang naranasan sa kanyang buhay, nagawang ipakita at ipahayag ng mahal na Birhen ang kanyang pananampalataya sa iba't ibang paraan. Kaya nga po, dapat lamang na talaga ito'y ipagpiesta, sapagkat kung sa unang tingin, ito ay puro kahirapan at kalungkutan, pero ang totoo, ang lungkot at hirap at ang dalamhati ay mayroong kaugnayan kay Jesus. At basta may kaugnayan kay Jesus, lagi po itong mabuti, dapat lagi itong ipagdiwang. Kaunting review lamang po, meron pong 7 sorrows of Mary. Ang una ay di yung pong napakinggan natin sa binasang ebanghelyo nung dalhin ang batang si Jesus doon po sa templo, nakita ni Simeon si Maria karga-karga ang batang si Jesus. At sinabi ni Simeon, dahil dyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Matutuwa ba ang isang ina na sasabihan ka ng isang tao na ang puso mo
ay parang susugatan at tatarakan ng balaraw. Hindi ko alam kung naunawaan ni Maria nung mga pagkakataong iyon ang mga salita ni Simeon. Pero yun ang una sa listahan ng dalamhati ni Maria. Ang ikalawa ay ang pagtakas patungo sa Ehipto, na kaya naman ito ginawa ni Maria at ni Jose ay para iligtas ang batang si Jesus sa banta ni Haring Herodes noong mga panahong iyon. Ang ikatlo ay ang pagkawala ni Jesus sa templo. Tatlong araw na nag-alala ng labis si Maria at si Jose sapagkat nang sila'y bumalik sa kanilang tahanan, hindi nila kasama si Jesus. Nawawala si Jesus. Ang ikaapat ay yung pakikipagtagpo ni Maria kay Jesus na may pasang krus papunta sa bundok ng Kalbaryo. Tunay na dalamhati na makita ng isang ina ang kanyang anak, hirap na hirap, duguan. Ang ikalimang dalamhati ni Maria ay ang kamatayan ni Jesus sa krus. Sa harap ni Maria, kitang-kita niya ang kanyang anak, nakapako sa krus, halos hubad, unti-unting namamatay. Ang ika-anim na dalamhati ni Maria ay ang pagbababa kay Jesus mula sa krus. Bangkay na, patay na. Mahigit 30 taon na niyayakap ni Maria ang kanyang anak na si Jesus. At niyayakap niya si Jesus nung si Jesus ay buhay. Pero kakaiba ang tagpong ito, mabigat ang tagpong ito. Sapagkat ngayon, yakap-yakap niya si Jesus, wala nang buhay. Yan po yung nakikita natin sa image ng Pietà. At ang huli ay ang paglilibing kay Jesus. Tunay na napakabigat para sa isang ina o isang magulang. Nadidinig ko nga po minsan na mas gugustuhin ng magulang na ang anak ang magpapalibing sa kanila kaysa yung magulang ang maglilibing sa kanyang anak. Matinding dalamhati. Pero sa kabila ng mga dalamhati ng mahal na Birheng Maria, tunay na naging matatag ang mahal na Birhen. At sa kabila ng kanyang mga dalamhati at kalungkutan at pagdurusa ng kalooban, nagawa pong ipakita ni Maria pa rin ang kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. In her sorrows, Mary is a model of faith. Paano po ipinahayag at ipinakita ni Maria ang kanyang pananampalataya sa gitna ng kanyang dalamhati at pagdurusa? Maganda pong ito ay ating matutunan sapagkat tayo pong lahat na pumaparito sa Shrine of Saint Padre Pio, meron tayong kanya-kanyang karanasan ng dalamhati at kalungkutan. Iba't iba ang pinagmumulan o mga dahilan. Pwedeng personal, pwedeng yung mga nangyayari sa ating bansa, sa ating paligid, pwedeng mga kaguluhan, you name it, no? You have it, no? May iba-iba tayong daladala na sa iba't ibang paraan at pagkakataon, nagpapabigat ng ating kalooban, nagpapahirap sa ating buhay. Anong itinuturo ng mahal na Birheng Maria sa ganitong sitwasyon at sa ganitong pagkakataon? Ang mahalagang itinuturo ni Maria, manatili tayong sumasampalataya.
nakikinig at sumusunod kay Jesus. Katulad niya, no, kanyang pinakinggan at kanyang sinundan ang kanyang anak na si Jesus hanggang doon sa kamatayan. Si Maria ay naghirap at nagdalamhati, pero ang pagsunod kay Jesus ay nanatili sa kanya. Ang buhay ni Maria ay isang paglalakbay na sumusunod sa yapak ng kanyang anak na si Jesus. At si Maria ay sumunod sa yapak ni Jesus hanggang doon sa bundok ng Kalbaryo. At yun ang mahalaga na una nating matutunan sa mahal na ina, na kahit na po tayo ay merong mga dalamhati, merong mga kalungkutan at merong mga pagdurusa, mahalaga ng atin pa ring hinahanap at sinusundan ay walang iba kundi ang Panginoon. Kapag po kasi tayo ay nahihirapan sa buhay, minsan iba na yung ating hinahanap. Hindi na natin hinahanap si Jesus. Nanlalamig na tayong sumunod sa Kanya. At kapag hindi na tayo nakafocus o nakatingin kay Jesus at hindi na natin siya hinahanap, doon nagsisimula na tayo'y mapahamak. Parang katulad ni Pedro, kung inyong matatandaan, nung siya'y naglalakad sa tubig at nawala ang kanyang focus kay Jesus, unti-unti siyang lumubog. Maaaring sa pagkakataong ito, meron kayong mga matitinding pinagdadaanan na hirap. Meron kayong inyo-inyong mga dalamhati. Pero sa kabila nito, huwag kayong bibitaw sa Panginoon. Huwag po ninyong aalisin ang inyong tingin kay Jesus. Nawa ang ating buhay, anuman ang ating pinagdadaanan, anuman ang ating nararanasan, maging isang pilgrimage upang hanapin at sundan ang ating Panginoon. Si Maria ay nagdalamhati at nasaktan at nahirapan, pero kay Jesus patuloy po siyang nanindigan. Dinala niyang mahal na Birheng Maria sa kanyang sinapupunan si Jesus na siyang katuparan ng planong pagliligtas ng Diyos. At noong ang batang si Jesus ay dalhin sa templo, binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami." Kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Kahit na si Maria ay nahirapan, nagdalamhati, hindi po siya tumalikod sa kanyang anak na si Jesus. Hanggang kamatayan, hanggang sa paanan ng krus, si Maria ay naroon. Naninindigan siya para sa kanyang anak na si Jesus. Kaya si Jesus, sinasabi nga, siya po ay sign of contradiction. Tanda po siya ng pagsalungat. Siya'y dumating para magdala ng liwanag kahit na may kadiliman, at yung mga nasa dilim, ilalantad ni Jesus. Kaya nga sabi ni Simeon, si Jesus ay tanda mula sa Diyos, bagamat hahamakin ng marami, pero ihahayag nila ang kanilang iniisip. Kaya po yung mga nasa kadiliman, lagi po silang kontra kay Jesus sapagkat inilalantad ni Jesus ang kanilang kasamaan at ang kanilang iniisip. Sa harap ng ating Panginoon, lagi po tayong dapat pipili. Hindi po tayo pwedeng maligamgam, no, kumbaga sa tubig, sa harapan ng ating Panginoon.
alinman na siya'y ating pipiliin o kaya naman siya'y ating tatalikuran. Kapag tayo'y nahihirapan, kapag tayo'y nagdadalamhati, minsan din nga pinipili natin kung ano yung mas madali, ano yung mas mabilis, ano yung mas popular, ano yung mas tinatangkilik ng mga tao, ano yung mas ginagawa ng marami, ano yung pinaniniwalaan ng nakararami. Pero itinuturo sa atin ng mahal na Birheng Maria na kahit na tayo ay nahihirapan at nakakaranas ng iba't ibang pagdadalamhati, mahalaga na atin pa ring piliin ang ating Panginoon. Kung sa panahon natin, tila baga lumalaganap ang kultura ng kamatayan, tayo rin po sana maging promoters ng pagpapahalaga sa buhay. Kung nakikita natin at nararanasan natin na merong mga taong mainitin ng ulo na parang laging naghahanap ng away, katulad ng mga nababalita at napapanood natin ng mga road rage, no, sa maraming pagkakataon, pairarin sana natin ang pagiging kalmado. Maraming mga tao, halimbawa tagapaglingkod natin sa lipunan, na nagiging makasarili, nagpapayaman, no, gamit ang pondo ng bayan, pero kung tayo'y naniniwala kay Jesus, mas pipiliin nating maging tapat. Kung merong pag-aaway at hindi pagkakaunawaan, sana'y pahalagahan natin ang pakikipag-usap ng mahinahon at ng may mapayapa. Kung merong alitan, atin laging ipakita at ipromote ang pagmamahalan. Hindi tayo magpapadala sa kasamaan at sa kamunduhan dahil lamang tayo ay nahihirapan, kundi manatili pa rin tayong tapat at naninindigan sa Panginoon. Si Maria, nagdalamhati, nagtiis, nahirapan, pero awa at habag, siya'y nakitaan. Hindi po nawala yung compassion kay Maria. Hindi natin malilimutan yung tagpo doon po sa kasalan sa Cana Galilea, nung magpatulong sa kanya ang mga alipin na nung maubusan ng alak sa kasalan, naawa sa kanila si Maria at tinulungan sila na lumapit kay Jesus. Pero pinagbilinan sila, sundin ninyo anuman ang sabihin niya sa inyo. Si Maria ay nakikibahagi sa misyon ng kanyang anak hanggang doon sa paanan ng krus. At dito natutupad ang propesiya ni Simeon sa binasang ebanghelyo. Sabi po ni Pope Francis, ang isang tanda na si Maria ay nagpakita ng habag at awa sa kabila ng kanyang pagdurusa at pagdadalamhati ay yung kanyang pagtayo sa paanan ng krus. Alalahanin niyo palagi yung Stabat Mater. Stabat Mater. Si Maria sa paanan ng krus, nakatingin sa kanyang anak. Hindi niya iniwan, kahit na siya'y lungkot na lungkot. Nakatayo lang siya doon. Hindi po siya tumakas. Hindi po niya iniligtas ang kanyang sarili. Hindi katulad ng mga alagad na nagsipagtago ang marami. Si Maria, buong tapang at lakas ng loob, na hinarap at pinagmasdan ang kamatayan ni Jesus. Yun po'y pagpapakita ng awa sapagkat sinamahan niya si Jesus hanggang kamatayan.
Ito ay pagpapahayag din ng kanyang pananampalataya na sa kamatayan ng kanyang anak, babaguhin ni Jesus ang lahat at kanyang mapapagtagumpayan ang kamatayan. Kapag tayo po'y nahihirapan at nagdadalamhati, minsan ang atin pong tendency, ang isipin na lamang natin ay yung ating sarili. Wala na akong pakialam sa iba. Ang kailangan muna, survival ng sarili. Ang kailangan ko muna pagtuon ng pansin yung sarili kong pangangailangan. Hirap na hirap din ako. Kaya bakit pa ako tutulong sa iba? Uunahin ko muna ang aking sarili, uunahin ko muna ang aking pamilya. Sa gitna po ng dalamhati, kalungkutan at pagdurusa, mga kapatid, magbukas pa rin po tayo ng puso natin para magpakita ng habag. Maraming nagdurusa, nabibigatan sa kanilang mga pasanin, nangangailangan. Maraming mga taong tila baga nakapako sa iba't ibang krus, nahihirapan, unti-unting namamatay. Tulad ni Maria, tumayo din tayo sa harapan nila para magmalasakit, para tumulong, para umunawa, para makipagkaisa. Kahit na ikaw ay hirap, kahit na ikaw ay nasaktan, huwag lamang sarili mo ang iyong pahahalagahan at iisipin. Tumingin ka rin sa iba. Huwag kang aalis sa harap ng krus o kaya'y magtatago para umiwas. Sa pagpapakita po ng habag, sa kabila ng pagdurusa, tahimik na napapagaan mo ang pagdurusa ng iba sa mundo. Si Padre Pio, marami din po siyang pinagdaanan na dalamhati o pagdurusa sa kanyang buhay. Meron nga po akong nasulyapan na meron palang isang aklat, no, na nasulat. Hindi ko naman nabasa ang content, basta nabasa, nakita ko lang po sa internet na si Padre Pio sinabi, disipulo ni Maria na nagdadalamhati. Padre Pio, a disciple of Our Lady of Sorrows. Marami din pong sariling karanasan ng dalamhati at kahirapan si Padre Pio. Katulad po natin, naranasan din po niyang dumaan sa kadiliman. Naranasan po niyang parang siya'y iniwanan at napabayaan. Naranasan din po niya iba't ibang klase ng pagdurusa. Physical suffering, gawa po ng stigmata. Yun daw pagkakaroon ng stigmata, masakit yun. Biruin mong tataglayin mo ang mga sugat ni Jesus. Kaya kung gaano kasakit yun kay Jesus, yun din ang nararamdaman ng mga taong may stigmata, katulad ni Padre Pio. Nariyan din po yung kanyang mga emotional, mental, and spiritual suffering, bunsod ng iba't ibang mga pangyayari sa kanyang buhay. Alam ko po na kayo na mga nagdidebosyon kay Padre Pio, ito'y inyong batid at ito'y inyong alam. Pero ipinakita po ni Padre Pio kung paano harapin ang mga ito. Sabi nga po ng dating Papa, no, John Paul II, ang buhay at misyon ni Padre Pio ay pagpapatunay na ang mga dalamhati at kahirapan, kung tatanggapin ng may pagmamahal, ay nagiging daan para sa kabanalan. Ang makaranas ng dalamhati, tiisin at paghihirap ay isang pribilehiyo para maging banal. Sabi nga po doon sa isang pelikula, suffering does not destroy faith, it refines faith. Minsan baliktad ang nangyayari sa ibang tao. Pag nahihirapan,
pinanghihinaan ng pananampalataya at yung iba, nawawalan ng pananampalataya. Pero hindi layunin ng mga pagdurusa na pinapayagan ng Diyos na mangyari at maranasan natin na wasakin ang ating pananampalataya, kundi ito'y nagiging paraan para dalisayin ang pananampalataya. Ang mga pinapayagan at ipinapahintulot ng mga dalamhati o pagdurusa ay maaaring pamamaraan ng Diyos para matuto tayong mas bigyan siya ng malawak na lugar o espasyo sa puso natin. Kasi minsan, akalata natin, okay na okay lang ang ating buhay. At merong malaking tukso na kapag ang lahat ay nagiging maayos sa ating buhay, merong mga tao nakakalimot sa Diyos. Nawawala na ng puwang ang Diyos sa kanilang puso at sa kanilang buhay. Kaya papayag ang Diyos na padalhan tayo ng iba't ibang dalamhati at pagdurusa para turuan tayo unti-unti na bumalik sa Kanya at magbigay ng lugar para sa Kanyang puso. Kay Padre Pio, ito pong mga pagdurusa at dalamhati ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Sabi po nga niya, "The greater your sufferings, the greater God's love for you." Kaya sabi niya, "Pray, hope, and don't worry." Alam na alam po ninyo yan. At marahil, marami sa inyo, nagiging bukang bibig din ito. At ang mga salitang ito ni Padre Pio, nagpapatatag sa atin sa sandali ng dalamhati at pagdurusa. Pagtindi ng dalamhati, pagtindi ng pagmamahal ng Diyos sa inyo. Misan nga po ako'y merong nakahalubilo na kasama sa isang seminar. Kanya pong naibahagi na siya daw ay isang tao nung pagkakataong iyon na parang wala siyang nararanasang problema. Lahat ay okay na okay, plantsyadong plantsyado, masayang masaya. Kaya naman, ang tanong niya, hindi na yata ako mahal ng Panginoon. Parang bakit ang lahat napakadali sa akin? The greater your sufferings, the greater God's love for you. Pag kayo nagdadalamhati, pag kayo nagdurusa, paanyaya ng Diyos para siya'y lalo mo ring mahalin. Meron lang laging request si Padre Pio. At ito yung kanyang dasal. "Stay with me, Lord," sabi niya. Batid ni Padre Pio ang kanyang kahinaan. Batid niya na madali siyang bumagsak. Madali siyang makalimot. Kaya kailangan niya palagi ang lakas ng Diyos, ang kanyang liwanag, ang kanyang inspirasyon. Kaya lagi niyang pakiusap, "Stay with me, Lord, so that I hear your voice and follow you and remain faithful to you." Ang araw na ito, ipinagpipiesta natin ang pagdadalamhati, ang tagumpay ng pagdadalamhati. Na kahit pala tayo'y hirap, kahit na tayo'y nalulungkot, kahit na tayo'y may mga tiisin sa buhay, ito'y mga pagkakataon para matuto tayong sumampalataya sa ating Panginoon. Paglabas ninyo ng simbahang ito, lagi po ninyong nakikita yung mga salitang iyan. "Stay with me, O Lord." Kailangan talaga natin na palaging hilingin sa Panginoon na siya'y manatili sa atin, na siya'y palagi nating kasama upang sa kung anuman ang pagdaanan natin sa buhay, palagi pa rin tayong maging tapat sa Kanya. Magsitayo po ang lahat.
buong kataimtiman tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga, kalakip ang kababaang loob, ihayag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan. Ang isasagot, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang namumuno rito, ang banal na papa, ang lahat na mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang Katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatdan ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang naghahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang maawain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at ang iyong habag, nawa ang maging daluyan ng iyong mga biyaya na maglalapit sa amin sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon, naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain, ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal, na niloob mong maging ina naming maaasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kundi kayang lumuhod, di manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayundin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang lahat na inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isasagawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ng Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagligtas sa amin, hinihiling naming mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Manatili po tayong nakatayo habang inaawit ang dalit kay Padre Pio. Padre Pio, oh Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Padre Pio, oh Padre Pio, sa dalangit paggabay mo. Magsiupo po ang lahat. Bukas po, 16 ng Setyembre, ang ikatlong araw ng ating Misa Nobena. Sa karangalan ng ating mahal na patron, ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ay ang mga barangay, ang mga kasapi, ang BLC at ang kapitan ng barangay San Felix. Pangungunahan naman tayo sa ating pagdiriwang ng rektor at kura paroko ng Archdiocesan Shrine at Parish ni St. Raphael the Archangel sa Calaca, Batangas, si Father Noel Abutal. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang puso daw pong nagagalak ay palaging nakahandang magpasalamat. Sa ganyan diwa, tayo po ay nagpapasalamat sa inyong lahat
na nakiisa sa ikalawang araw ng ating pagsisiyam para sa kapistahan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa ating mga sumusubaybay sa ating FB page. Sa inyong lahat na hindi namin nakasama physically, kayo po ay lagi naming ipinagdarasal. Sa mga naglingkod po sa altar, maraming marami pong salamat sa ating ILM, sa ating Extraordinary Ministers of Holy Communion, sa ating altar servers, sa ating LECOM, collectors, sa miyembro po ng liturgical environment na nagpapaganda palagi ng ating altar. Maraming marami pong salamat. Sa mga madre po na siyang namamahala sa paglilinis ng ating mga liturgical paraphernalias. At doon din po sa sacristy, maraming maraming salamat. Sa ating pong guest choir ngayong gabing ito, sa Scola Cantorum at sa Major Seminarians ng St. Francis de Sales Major Seminary, palakpakan po natin sila. Sa ating pong Confraternity of St. Padre Pio, sa ating Shrine Ministry, headed by Sister Divine Presnido, benefactors, friends, and parishioners, maraming marami pong salamat sa inyo. Sa ating pong Parish Pastoral Council, nandyan po si George, si Brother George Concepcion at ang kanyang may bahay, Sister Rem, bilang representante ng ating Parish Pastoral Council. Kasama din po nila si Sister Bing Libwit, ang ating head ng ating Parish Finance Council and then Secretary, si Changpi, ang aming Changpi, Sister Pilar Malipol, ang ating mga barangay liturgical coordinators na lagi pong kasama natin at sumusuporta sa araw-araw na pagdiriwang, sa ating pong mga ministry heads and different organizations, ang ating representative ng NSPP staff, maraming marami pong salamat, palakpakan po natin sila. Taos-puso din po ang ating pasasalamat sa ating mga barangay sponsors ngayong gabing ito. Barangay San Juan, headed by BLC Coordinator, ang Tita Reni, ang Sister Reni Maloles na naririto ngayon. Palakpakan po natin. Kasama po nilang sumusuporta ang kanilang barangay captain, si Captain Wilfredo Maliksi at ang kanyang konseho. Maraming marami pong salamat sa inyo. Ang mga donors and sponsors mula sa iba't ibang lugar, sa mga naghandog po ng intensyon sa ating banal na misa, at ang presensya ng ating Hermana Mayor for 2023 kasama ang kanyang pamilya, Engineer Merly Sanchez. Maraming marami pong salamat. Sa ating pong mga naging bisitang pari, ang mga pari mula sa St. Francis de Sales Major Seminary sa pangungunan ng kanilang rektor, Father Anthony Esteron, kasama po si Father Marco, Father Manny, Father Jajo, at mga kasamang pari na naglilingkod dito sa Pambansang Dambana, Father Eloy, Father Dondon, Father Nick, Father James, Father Jesse, ganun din po kay Father Ian na siyang nangunguna sa pagdiriwang ng ating sa pagsaayos ng ating liturhiya. Maraming marami pong salamat. Siyempre hindi matatapos yung ating pasasalamat nang hindi natin na pinasasalamatan ng taos-puso ang nanguna sa ating pagdiriwang, ang kasalukuyan pong rector and parish priest ng Archdiocesan Shrine and Parish of St. John the Baptist, Lian, Batangas, at siya po ang presidente ng Association of Archdiocesan Shrines in the Archdiocese of Lipa, Reverend Father Noel Salanggit. Maraming marami pong salamat. Napaka mapanghamon ng iniwan niyang pagninilay sa ikalawang araw ng ating pagdiriwang. Ano nga ba ang kabuluhan ng pagdurusa sa buhay natin bilang tao? Ano ba ang kahalagahan nito sa buhay natin? At kung iugnay ko po yan sa tema ng buong pagdiriwang buong nobinaryo, ano o papaano ang pagdurusa palalakihin ang puso natin?
o paano ang pangapagdurusa sa buhay natin palalaguin ang ating puso, ang ating mga puso. Sa pamantayan po ng mundo, walang kabuluhan ang pagdurusa. Sa pamantayan ng mundo, ito nga ay iniiwasan. Kung ang kaisipan lang ng mundo ang ating iisipin o ang ating susundan, pilit na isinasantabi ang pagdurusa sa buhay. Pero sa pamantayan ng isang tunay na Kristiyano at tagasunod ni Kristo, napakahalaga ng pagdurusa kasama din ng mga tagumpay natin sa buhay bilang tagasunod ni Kristo. Hindi lamang ito nagpapahayag ng ating identity bilang Kristiyano. Hindi lamang ito nagpapahayag ng ating priority bilang Kristiyano. Ito rin ay nagbabadya ng ating sanctity bilang tagasunod ni Kristo. Kaya nga po, sa gitna ng ating dambana ay nandyan ang Kristong nakapako sa krus. Sapagkat sa bawat pagpasok natin sa dambana o sa simbahan, ipinapalaalan yan ang katotohanan ng buhay natin na tayo bilang tagasunod ni Kristo ay tagasunod din ng kanyang krus o ng pagkapako niya sa krus. Sabi po ng isang philosopher, "He has no why to live for, has no reason to live." Ang wala daw purpose sa buhay ay walang dahilang mabuhay. Kung akin pong i-rephrase ang salitang yan sa diwa ng ating pagdiriwa ngayon, pwede ko pong sabihin, "He has no cross to live for, has not only lost his meaning, but has also lost his identity as follower of Christ." Kapag ka ang isang Kristiyano ay nawalan ng krus sa buhay kapag hindi niya nakita ang pagpapahalaga o ang kahalagahan ng krus sa buhay, wala ding dahilan kung bakit dapat niyang tawagin ang kanyang sariling tunay na tagasunod ni Kristo. Sa ganyang kaisipan ko po iniiwan ang ikalawang pagninilay natin ngayong hapong ito kasama ng naging pagninilay ng ating tagapagpahayag, hindi lang tagapagpahayag kundi tagapagnilay ng ating mabuting balita. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat. Magsitayo na po lahat. Pagabasbas sa mga gamit sa pananalangin, mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa tahimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan at mga kasangkapan na ito sa pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kagamitan na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong matularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama,
sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Iyukoy niyong ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kaloob at na mabuti at ganap, pamalagiin nawa niyang dalisay at banal ang pamumuhay ninyo araw-araw, pasapitin nawa niya ang kanyang masaganang tulong sa lahat, pagindapatin nawa niyang makintalang kanyang katapatan at ang mabuting balita sa inyong kalooban. Pasaganain nawa kayo sa pag-ibig sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin, humayo kayong mapayapa, mahalin at paglingkuran ang Diyos at ang kapwa. Salamat sa Diyos. Maari na po nating ialay ang mga rosas kay Santo Padre Pio.